A total of 16,858 schools out of those which have been nominated and which have qualified under the careful assessment of the Department of Health and the Department of Education, with 396 private schools. Mas dumami pa ang bilang ng mga paaralan na maaari nang magsagawa ng limited face-to-face classes matapos na payagan ng Department of Education. Sa datos ng DepEd, mayroong mahigit sa 21,000 na mga eskwelahan ang nominado ng magbukas ng physical classes dahil pasado na ang mga ito sa safety assessment tool. Higit 20,000 dito ay pawang mga pampublikong paaralan habang higit 500 naman ang private schools. Sa kasalukuyan, nasa 17,000 na ng mga eskwelahan o katumbas na mahigit 4 na milyong estudyante sa elementary at high school ang nakabalik na sa face-to-face classes. This is good news indeed. However, we would like to emphasize that even as we are already launching face-to-face classes, particularly in the public sector, especially focusing on grades 0 to 3 for the younger children because they need it most. We are also continuing the blended learning approach to education. At dahil mas marami pang mga paaralan ang magbabalik na sa physical na klase, isang Bida Kids campaign ang inilunsad ng DepEd na layong mapanatiling ligtas at protektado ang mga mag-aaral laban sa COVID-19 sa loob ng mga paaralan. Isang music video at key visual campaign ang ini-unveil kanina ng DepEd kung saan naka-highlight dito ang mga health reminders sa pamamagitan ng 3Bs o bakuna, bayanihan at bida behavior gaya ng paalala sa mga estudyante na best friend natin ang mask, ingatan at hugasan ng kamay, dumistansya upang makaiwas sa sakit, airflow ay panatilihin. Nakatakda namang ilabas ng DepEd ang mas maluwag nitong guidelines sa School Safety Assessment Tool o SSAT upang mas marami pang mga paaralan ang makabalik na sa in-person classes. Una nang sinabi ng DepEd na binawasan pa nila ang requirements na hinihingi sa mga paaralan para sa face-to-face classes. Policy package ang tawag namin for the face-to-face. But rest assured that the revision has been done for the purpose of streamlining the process para mas maraming school ang mag-qualify for our face-to-face classes, but without compromising, of course, the usual health protocols that have to be observed while learners are in school. Samantala, dahil ilan sa mga paaralan ang ginagamit bilang vaccination sites, pinalalawak pa ng Department of Health ang iba pang mga venue ng bakunahan upang mabakante na ang mga paaralan bilang paghahanda na rin sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Sa simbahan, so pinalalawig natin, you know, house to house na nga. LGUs, they're already doing house to house vaccination, yung drive-through, no? So, we are really trying to cover all bases. Marami naman tayong options pa. But the direction of the DOH is to really expand and improve access, no? Bringing it to the most vulnerable sector. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.